Dahil nagkakaroon na ngayon ng laglagan, siyempre, si Duque, nilaglag na si Digong eh. Na ito yung nag-utos eh, dito sa illegal na paglilipat ng pondo mula sa DOH papunta sa DBM. Wala daw pong korupsyon. Ano to? Isa itong malaking tanong ha. Wala daw pong naging korupsyon dito sa transaction, lalo na po dito sa Farmally. Sino ba? Kanina ba mga kaibigan itong Farmally? Wala daw korupsyon? Eh, yan ay tanong lang naman ka, Coffee. Totoo ba? Walang korupsyon na naganap dyan? O yan, tingnan ninyo. Nasa balita o, ng Inquirer.net o. Tingnan nyo headline o. No corruption. Isa pong malaking tanong yan. Duterte's embrace of Farmally COVID deals. Ayan, wala daw korupsyon. Legit ba? Eh bakit nagkaroon ng mga investigation dyan? At doon sa investigation may mga naglalabasa ng mga irregularities. Actually, sa Senado lang yan eh. Ng Blue Ribbon Committee yan eh. Pero siyempre, panahon ni Digong yan, hindi nag-prosper yung investigasyon na yan, di ba? Alas walang nanagot dyan eh. Pero ngayon, may pinapanagot na. Kasi ibang administration na ito eh. Di ba? O si Duque, sa yan, pinapakasuhan. Itong BBM, pinapakasuhan, etc. Sige, basahin natin. Ano yung pinupunto ng article na yan? No country was ever prepared for the COVID-19 crisis. Rodrigo Duterte, who was president of the Philippines, from 2016 to 2022 had said as he defended the contracts that his administration entered into in response to the contagion. Main argument nila, wala na sino mang bansa ang handa dito sa crisis na ito. Hindi, marami bansa handa. Tayo lang hindi. Malinaw naman ang Pilipinas, hindi tayo handa. At mahirap tayo, lalo tayong naghirap dyan. Ang problema na nga, mahirap na nga tayo, nangutang na nga tayo para malampasan itong COVID-19 pandemic, isinamantala pa ng iba. Dati sinasabi na si Digong ha, dati sinasabi directly na si Digong ha, posible kasi mga kaibigan niya yung nanamantala dyan. When the pandemic started, we had nothing, sabi ni Digong. Kaya nga tanong dyan, sino ang weak leader, di ba? Dahil nagbubura, hindi ka weak. Eh pagdating sa management, pagpapatakbo ng Pilipinas, hindi ba weakness yun? Siyempre, hindi nyo aaminin yan. The best si Tatay Digong eh. In 2021, the Commission on Audit called out the Department of Health for deficiencies in its handling of 67.3 billion pesos in COVID-19 funds. COWA, hindi si PBBM, hindi si First Lady yung kumi-question dyan. Wala pa sila sa eksena dyan. O paano sasabihin ninyo dyan? Kapakanan na naman ni PBBM yan. Kagagawan na naman ni PBBM yan. Binayaran na naman ni First Lady yan. O 2021 pa yan. Sino pa ang presidente niyan? Si Tatay Digong pa. Ang presidente niyan. Sabi ng COWA, Commission on Audit, kung titingnan mo, sa mga constitutional commissions, isa ang may pinakamataas na integridad, itong COWA. Diba? Kahit kaaway na nga nalat ng COWA eh, dahil sobrang higpit ng COWA. Pero pag nagsalita ang COWA, ang taas ng tingin dyan sa kanilang mga statement, sa kanilang mga audit, sa kanilang audit report. Kasi preserve eh, yung kanilang integrity sa pagsasagawa ng kanilang trabaho. So yan na mismo. COWA na mismo ang nagsasabi. May deficiency sa pag-handle ng DOH dito sa napakalaking pondo na ito. 67.3 billion pesos. Siyempre sasabihin ng DDS eh. O, DOH naman pala yan eh. Ano kinalaman ni Tatay Digong dyan? O, eh di ba sabi ng DOH Secretary, ang nag-utos ay si Digong. O, paano sasabihin nyo? I-absuelto nyo na si Tatay Digong dyan dahil DOH naman yan eh. O, umami na mismo si Duque sa hearing. Ang nag-utos si Tatay Digong. So, paano ma-absuelto yan? But Duterte was quick to clear the DOH and then Health Secretary Francisco Duque III. It's impossible to steal 67.3 billion pesos, he stated, stressing that the deficiencies only meant that some documents required by COWA were missing. Agree tayo dyan sa statement na yan. Hindi naman talaga nananakawin mo yung buong 67.3 billion. Posible naman talaga. At nangyayari naman talaga yan sa COWA report na may mga hindi ka lang napasa ng dokumento kaya hindi pa naki-clear yan. Pero, hindi naman ibig sabihin yan na wala na silang kinupit dyan. Siyempre kung ikaw magdalakaw, nanakawin mo ba lahat? Siyempre hindi mo sasagarin yan. Kung 67 billion ang pinag-uusapan natin dyan, hindi mo talaga lahat yan nanakawin. Yung iba dyan kulang sa papeles lang yan. Pero imposible wala kayong nakuha dyan kahit ilang billion. O 67.3 billion pesos, merong deficiencies ha, sabi ng COWA. Pero sabi ni Digong, it is impossible to steal. Hindi mo talaga nanakawin yan. Sino ba naman TNG agent na nanakawin mo lahat yan? Hindi halatang halata. Diba? Paano ka makakalusot dyan?
I'm sorry, but I said, even if I'm the only one left, I will stand for Duque, even if it will bring me down. Yun na nga, nangyayari na nga kakupi. Pero bakit bigla nag-cambio si Duque ng kanyang statement? Ano ba? Sino ba yung mga tumawag siya? Kalyado ba? Sinabi na tatay, Duque, binilaglag mo naman si Tatay Digong, oh, retract mo naman yung statement mo. Umaya-maya, nagsalita si Duque. Sabi ni Duque, oh, taken out of context yung sinabi niya, yung paglaglag niya kay Digong. Akala ko ba? Kahit magbumagsak na siya, pagtatanggol niya si Duque. Anyway, Duterte said to defend the then health secretary who was received backlash over corruption allegations. Yun naman talaga ang nangyari. Naging dami si Duque dyan. Kumbaga, ano ba yun? Dinaan lang sa kanya. Punching bag ang labas dyan. Kaya syempre, dapat yung ipagtanggol talaga yan. Tama yung sinasabi dito ni Digong eh. Ang tumanggap ng backlash, ang tumambak ng lahat ng aligasyon, mura lahat, ang tumanggap niya ni si Duque. Syempre, kailangan niya ipagtanggol yan. Tinan mo, siya ang pumirma doon, no? Si Duque. Kumbaga, pangalan niya nakataya dyan. O, sino pinapakasuhan ngayon ng ombudsman? Si Duque. Siya na nga tumanggap ng backlash. Ang problema dito kay Duque, bakit naman siya nagpagamit? Totoo naman yan, hindi si Duque lang, decision lang ni Duque na ilipat yung ganyang kalaking pondo na yan. Yung questionable yung paglilipat ng pondo mula sa DOH papunta sa DPM. Hindi niya decision yan. Someone higher than him. At si Digong yun ang nag-utos. Inamin niya na mismo yan. According to data from Pulse Asia, Filipinos' approval of Duterte's fight against graft and corruption fell from 77% in September 2020 to 52% in September 2021. Oh, tingnan mo yung bagsak ko. Ang laki ng binagsak ko mula sa 77%. Bumagsak to 52%. A matter of 25% ang ibinaba. Ano yan ha? September 2020 to September 2021 in a matter of 1 year. Dahil sa mga transactions na yan, marami ang hindi nagtiwala kay Digong. Bumagsak ang tiwala kay Digong dahil sa transaction na yan. Oh, ano to? Binayaran din ni Marcos that time, kahit wala pang kinalaman si Marcos dyan, nag-intervene na naman si Marcos dyan. Nako, paliwanag niyo yan. Yan o, impact of Farmaly case, Duterte approval rating, fighting graft and corruption in government. Yan, kung nakikita ninyo yung graph na yan, o. Bumaba ng bumaba ng bumaba. Yung disapproval rating, ganoon din. Pero naka-recover, medyo pagkangat. Not certain naman yung nakikita nyo yung light blue naman yan. Nagkaroon din ng pag-angat. O, ito. Ito, nakikita nyo itong line na ito. Duterte's approval rating, bumagsak. Dahil sa formally na yan, dahil sa transaction na yan. O, ito namang line na ito, itong pangalawa, percentage ng not certain, fighting graft and corruption in government. Dinilito yan. Ito naman na navy blue sa baba, Duterte's disapproval rating. O tumaas naman yung disapproval rating. So maging ng panahon pa lang ni Digong kakopi, though hindi all out, marami na ang hindi nagtitiwala sa kanya. Diba? Papaalis pa lang siya dyan, no? 2021, September 2021, papaalis pa lang siya. Actually, hindi, 2020 pa lang eh. Dahil sa transactions nila, dyan sa formally, marami na ang hindi nagtitiwala sa kanya. Tapos sasabihin nyo, sobrang lakas si Duterte that time, at si Sara Duterte ang mananalo kung hindi siya nagpaubaya kay PBBM. Yun yung reasoning ninyo. Ano nangyari yun? Eh bumaba na nga yung ano eh, yung approval rating eh, ng taong bayan kay Digong eh, dahil sa formally transactions na yan eh. Oh, ito sasabihin nyo, super lakas ni Sara Duterte dyan, kaya dapat ituloy ni Sara Duterte. Kaya dapat ito magpasalamat si PBBM eh. Yun ang si PBBM pa pala dapat yung magpasalamat kay Sara Duterte dahil nag-give way. Si Sara hindi tumakbo sa pagka-presidente kaya nanalo si PBBM. Aba, ano kayo, hibang? Based on COWAS audit report, part of the 67.32 billion handled by the DOH for its response to the health crisis was more than 40 billion transferred to the procurement service of the DBM. Yan yung pag-iniimbestigahan ngayon sa HOR. The fund transfer by the DOH to the PSDBM was flagged as it was made without the required memorandum of agreement and certificates of previous liquidation. Some 11.5 billion pesos of over 40 billion was paid to Farmaly. Biruin mo, ang laki, oh. 11.5 billion pesos ibinayad po sa Farmaly Pharmaceutical Corporation for medical PPE or personal protective equipment such as face mask and face shield.
Di ba? Face mask lang at face shield, sobrang mahal. 11.5 billion pesos. Pero, grabe, ilang araw na kaka-establish lang ng Pharmaly that time. Oh, background tayo, Ka-Coffee, anong nangyari dyan? The corporation, which was allegedly financed by Duterte's friend and former economic advisor, itong Chinese businessman na si Michael Yan. Kilala niyo yan? Sikat na sikat yung pangalan na yan. Allegedly ito ha, sabi sa balitang ito ha, kaibigan ni Digong na ginawa niya pang economic advisor, yun daw po ang nag-finance dito sa korporasyon na yan, was only 4 months before it bagged overwhelming contracts from the government. O, biruin mo. Kaya importante pa rin ang bidding kahit paano. Bagamat napapatagal ito ang proseso, pare, pero kapag nag-bidding ka, i-check mo yan, may requirements dyan na dapat nasa business ka na for a certain period of time. Like halimbawa, 3 years ka nang nasa business o 5 years ka nang nasa business. Kasi para ma-establish mo na yung negosyo na yon, may kakayahang mag-deliver. Pero ito, tinan mo, oh. It was only 4 months before it bagged overwhelming contracts from the government. Halimbawa, nakuha nila yung kontrata, May. Ilang buwan pa lang kaka-establish. O siguro, nakarinig ng tip, oh, sige, may COVID. Kailangan natin dyan ng korporasyon na magsusupply nitong PPE. O sige, magtanim ka kagad ng kumpanya. February ngayon, ha? Kasi April, ibibigay na agad, i-award na ito. Sige, February pa lang, magtayo ka agad ng kumpanya. Pagdating ng April, oh, nasundot agad, nakuha agad itong kontrata na ito. Wala nang bidding-bidding eh. O, sinong hindi magdududa dyan? Ang mahirap dyan, inuutang pa yung pera na yan. Binabayaran natin ngayon yan. Tapos sasabihin ni Senator Robin Hood Padilla, oh, walang kasalanan. Walang kasalanan si Tatay Digong dyan. Malinis si Tatay Digong dyan. Clear. Sana all. However, both the company of Yang were defended by Duterte, who stressed that it's business, referring to the COVID-19 deals backed by Pharmaly. He said, what is clear is that there was a contract. There was delivery. The specifications were complete. Sabihin mo, pinagtanggol agad ang presidente. Ha? Siyempre, may papers. May papers na naman yan. Ang problema, eh, kung overpriced naman yan masyado, di ba? Based on the data from COA, the biggest contract that Pharmaly Pharmaceutical Corporation had with the government was 3.82 billion pesos in May 2020 for millions of PPE sets worth 1,910 each. Oh, saan ka nakakuha nito? Isang set ng PPE, 1,900. Yes, ang justification ng mga DDS dyan, sasabihin nyo, eh, that time, eh, limited yung supply, eh. Pag limited yung supply, syempre, mataas yung demand, mataas ang presyo. Yes, pero hindi abot ng 1,900 dyan, isang set. Baka hindi pa kawabot ng 1,000 yan, eh. Baka kasi wala ng canvas, bawal na mag-canvas. Kasi, di ba, bawal na raw, eh. May bayanihan act daw, eh. Kasi sino ba naman, mag-ikot ka, di ba? Punta ka sa kung sino mga pharmaceutical companies dyan. O baka naman kaya nyo i-produce ito ng mas mura. Malaki naman yung kontrata. Hindi eh. Ang ginawa, nagtayo ng kumpanya. Ilang buwan bago nila makuha yung kontrata. Kasi wala nang bidding-bidding eh. Ano yun ako? May kumita. Last month, the ombudsman recommended the filing of charges against Duque and Lloyd Christopher Lau, who was then the head of the PSDVM over the illegal transfer of over 40 billion pesos from March to December 2020 from the DOH to PSDBM. Oh, Senator Robin Padilla, ano to? Mas marunong pa tayo sa ombudsman? Kasi sinabi ni Robin Padilla, walang kasalanan si Tatay Digong dyan. Oh, sabi ng ombudsman, illegal eh. Kasi nung mas paniniwalaan mo dyan, ang ombudsman o si Robin Padilla? Anyari? As the ombudsman said in its May 6 decision, it was in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and that Duque and Lau acted with evident bad faith or gross inexcusable negligence. Inexcusable negligence ang ginawa dito ni Duque. Pero siyempre si Duque, nagpapasa siya. Ay, si Digong nagutos yan. Si Tatay Digong nagutos yan. Oh, di ba? Oh, ano ngayon? Sige, mga DDS. Ang best president ninyo si Tatay Digong pa rin. Sabi ni Jack Buyab, best president nga raw. Oh, sige, pagtanggol niyo ang best president ninyo ngayon. Good job, sir. Ang balita mo, sabi ni Yoli Penetrante. Hello po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Randy Cabalida. Good evening, Ka-Coffee. Magandang gabi din po sa inyo kay Cesar Gonzalez. Tamang-tama kayong dalawa, Digong. Robin, parehas kayong hambog. At hindi weak yan, ha? Mga strong leaders yan. Kasi kaya magmura. Kayang
Anyway, kung ano-ano gawin ninyo, tapos sasabi pa ni Robin Padilla, tama na yung batuhan ng putik. Ano ba yan? Dahil nagagantihan na kayo? Isamantalang nananahimik si PBBM, eh, sinunod-sunod yun ng birada eh. Diba? Tinawag nyo ng bangag, nag-rally pa kayo ng kung ano-ano dyan. Napakarami nyo pang sinabi. Sige, pagtanggol nyo ngayon. Sol Centillas, well, if there's no corruption, prove it to the whole world. Correct. Attend kayo ng investigation ng HOR, ng House of Representatives, at yun, clarify nyo yung pangalan ni De Gungia. Diba? Kasi wala nangyari sa investigation ng Pharma League. Siyempre, hindi kong nakaupo that time. O ngayon, sige, mag-round to tayo ng investigation dyan. Minerva Stork, suspendido na daw si Baste Duterte. Totoo ba yan, ka-coffee? May narinig ako ka-coffee, no? Pero wala pang official na ano eh. Wala pang official report tayo nakikita, no? Tiyatin natin. Kasi sinabi ni Harry Rogian kahapon eh. Sinabi niya yan na sususpindihin daw po si Baste Duterte. Yan daw ang, hindi ko alam kung anong sinabatayan niya dyan. Pero narinig natin niya na sususpindihin daw. Pero until na wala pa tayo nakikitang official report, no? From the DILG. Masyado kayong magaling, sabi ni Jenny and Viray Andres. Philip Mariano, ayan, three daw. Sir, si Robin Dudo Daig, Daig ni Digong. Tingnan mo magsalita si Robin, ha? Walang kalaman-laman, nakakahiya na sa Senado. Kaso may 3 years pa siya dyan, hintay-hintay pa tayo dyan. Pari na ba ngayon si Padilla? Hindi natin alam. Mukhang you trying maging pari. Daming kabalbalang ginawa niyang si Digong Gungot. Eh, naglalabasan. O, tingnan mo naman kasi kung tumigil na lang sana si Tatay Digong ninyo. Diba? Hindi na siya naglabas-labas dyan at nagsisigaw ng kung ano-ano mga aligasyon na hindi naman napatunayan para sirain lang si PBBM. Hindi na sana naglalabasan yung mga yan. O, tuloy yan. Kakadaldal ninyo. O, naimbestigahan na kayo dyan. O, sige, punta kayo dyan sa investigasyon ng HOR para maganda-ganda rin. Daming investigasyon dapat yan. COVID at itong war on drugs nila. Kay Ma'am Michelle D, buong mundo alam ang kasamaan ng mga Duterte, Ma'am Michelle D. Yun niya, naging negatibo yung imahe ng Pilipinas eh, during the time of Digong, sa laban lang natin eh. Pag-address natin, pag-handle natin sa human rights eh, negatibo yung dating sa iba't ibang bansa dito. Ay, nako. Anyway, ka-coffee, sige, kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, pa-like lang po, like and follow sa ating Facebook page, ang ka-coffee, yan, i-click na po yung like or follow sa Facebook page, at kung nasa YouTube po kayo, ay i-click lang po ang subscribe, at i-like na rin po yung video na yan para sa ating attendance check. Sige, kuha na kape, let us move on sa ating next topic.